ba to sa langit? Ang tama at huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sports Jet Channel Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng pag-usabayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Sports Jet Channel. Puro at tapat at katotohanan lang para sa bayan ay makakabutihan. Walang bias at maling gawain. Walang buhaya, lahat makakakain. Sino ba ang tunay na merong puso? Siya dapat umupo, siya ang dapat mamuno. Lahat katotohanan dito, hindi man luloko, tapat sa Pilipino. Loyalista dapat yan para sa namumuno ang katotohanan. Bawal dito ang kamalian. Kung sinong bias ay tututukan. Marcos Social Media Alliance. Yan ang totoo sa bayan. Nagmamahal sa Pilipinas. Dala ang katotohanan. Sa langit ang tama at huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sports Jet Channel Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Sports Jet Channel. Sa langit ang tama at huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sports Jet Channel Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Sports Jet Channel. Walang kinatatakutan. Basta balita para sa bayan. Di magpapahuli, di magpaparaya. At di maniniwala sa haka-haka. Sa mga haka-haka, subukan mo lang, ika'y mapapalaban. Walang atrasan sa balitaktakan. Basta nasa tama para sa bayan. Dito hihinto, magbigay impormasyon para sa Pilipino. Walang sinisino, lahat ay totoo. Isisiwala at lahat ng totoo para sa bansa, kung ano katotohanan sa video niya. Sports Jet Channel, asahan mo, balita totoo. Bato-bato sa langit ang tama at huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sports Jet Channel Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Sports Jet Channel. Sa langit ang tama at huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sports Jet Channel Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Sports Jet Channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating comeback na special episode ng UKP, Ulat, Komentaryo at Payo. At ito po ang inyong Sports Jet na bumabati sa inyong lahat ng magandang gabi. Sa ating pinakahihintay na special solo evening edition episode ng UKP, episode 81, ay ating pag-uusapan ho at hihimaymayin ang issue ng military and uniformed personnel na pension reform at kung ano ang may dudulot nito sa ating mga hukbong sandatahan, kasama na rito ang mga police officer. And please do feel free na mag-comment po kayo kung anong sa tingin nyo ay dapat gawin ng ating pamahalaan upang ang MUP pension reform ay may sagawa ng tama. At nais ko pong batiin kayong lahat bago tayo magsimula, lalong-lalo na nag-inspire sa akin na talakayin ito. Walang iba kundi ang aking ama sa social media na si Tatay Jacinto Fernandez, also known as Tatay Jack Ferd's Vlogs. Please support him and please also support our Misma brothers and especially Kuya Bagti with his Bagti channel. Support also Kuya Trunks Reacts channel, Kuya Banat Boy Mandirigma, and Kuya Tiger 99. Although mas matanda ako sa kanya kasi siyang mas nauna sa akin sa social media.
Kaya tangkilikin po natin sila, and please also support pro-PBBM vloggers who are truly fighting and espousing the cause of our President Ferdinand Marcos Jr. And sa ating mga napapansin at ating mga nakikita, ang ating Pangulong Marcos, bagamat siya ay nagiging subject ng criticism and critics tend to throw brickbats at him, siya ay may tuturing na isang silent worker at isang proactive president. At katuwang niya ang ating butihing vice president na si Inday Sara Duterte Carpio. At siyempre ang first lady, walang iba kundi si Attorney Luis Liza Araneta Marcos. And by the way, happy belated birthday sa bunsong anak ni na PBBM at FLLAM na si Vinny Marcos or William Vincent Araneta Marcos in real life. Yes, let's extend our birthday greetings to him by commenting sa ating live chat and pwede na rin pag team replay sa ating comment section. And before we start talaga, please do not forget to like this video, share it with your friends who are in need of enlightenment, especially sa mga issues of the day. And also, please don't forget to subscribe to Spokes Jet Channel. Ngayon ay, gaya na aking sinabi, para sa episode 81 ay ating pag-uusapan ang tungkol sa contentious issue ng military and uniform personnel pension reform. Alam niyo po, ang ating mga kasapi ng hukbong sandatahan ay walang ibang hinangad kundi ang maipagtanggol ang ating bayan, mapaglingkuran ng ating mga kababayan at mabigyan ng karangalan ang ating bansa sa pamamagitan ng kanilang mga valiant acts and their deep, unwavering, and totally strong commitment to saving and to protecting the sovereignty of our beloved Republic of the Philippines. At ngayon ay nais kong i-underscore na ang ating mga MUP, as we come to call them, especially for the purpose of this episode, ay kinakailangan din ng compensation na nararapat. Hindi lamang sa habang sila ay nasa active duty, kundi pagka-retire nila. Sapagkat ang ating mga military and uniform personnel ay naglalaan ng kanilang buhay, halos lahat ng kanilang oras, at ang kanilang tugo, pawis, at pati ang katatagan ng loob para lamang masawata ang kasamaan, ang kataksilan, ang karahasan at higit sa lahat, ang tangkang panunupil ng ibang mga nasyon kagaya ng China sa ating soberanya at ang pagkamkam nito sa teritoryo na nararapat sa atin sapagkat yun ay within the limits of the Philippine archipelago. At ngayon, pag-usapan ho natin kung ano ba talaga ang military and uniformed personnel or MUP pension and kung ano ang pinagmulan at nang maunawaan natin kung ano ang talagang pinagmulan nitong mainit na issue na to na magpasa hanggang ngayon ay mas lalong umaalam at mas marami pang mga tao ang nagnanais na ito ay either ituloy or ipagpaliban pansamantala. Narito po ang ating mga pruweba na ang MUP na pension reform ay matagal nang isinusulong at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin binibigyan ng konkretong aksyon.
Ayon dito sa artikulo na isinulat ni Ginoong Bienvenido Oplas Jr., ay nilalayo niya na ipaliwanag kung ano ang mga ibig sabihin at kung ano ang nilalaman ng MUP pension system. At narito po, ayon sa kanya ay kinakailangan talaga na ang military and uniform personnel pension system or MUP ay kailangan pag-aralan ng mabuti at hindi basta-basta dapat na isinasagawa ito sapagkat since ang gobyerno ay magbabayad nito, kinakailangan talaga ng deliberate thought at kinakailangan din ng konsultasyon mula sa iba't ibang mga sektor, lalong-lalo na ang mga MUP. At ito ang mga 10 issue na kinakailangang isalang-alang bago pa man isakatuparan ang MUP reform or the pension reform. Unang-una sa lahat ay kinakailangan ang mga taxpayer ang magbabayad, ang magsho-shoulder through our taxes ay natutustusan ang MUP. Oo, at ayon dito sa kolumnista na nagsulat nito ay talagang ito'y tinatawag na onerous o burdensome para sa mga taxpayer. At ikalawa ay ano talaga, sa laki ng pondo na ilalaan para sa MUP pension at hanggat hindi ito nababago, ay magkakaroon din ng mga alingasngas, magkakaroon din ng mga suliranin, lalo na pagdating sa sustenance nitong MUP pension. At ito, ayon kay ngayong Finance Secretary na si Benjamin Jokno ay ito nakakahalaga sa ano sa mga in billions. Oo, talagang pinakamalaki ang mapupunta doon sa Department of National Defense, particularly sa Armed Forces of the Philippines. Hindi lamang dahil sa dami kundi sa dami ng mga taong naninilbihan bilang hukbo, kundi dahil marami ang mga high ranking na mga opisyal. At ito, ang pension ng MUP talagang tumaas mula noong 2019, 66.5. Oo, yung share ng ano, yung share ng na nakalaan para sa MUP naging 88% just last year. Oo. Kaya kahirap talagang isipin na ito nga ang nangyayari. Ito talaga ang ito talaga ay nataas malamang dahil sa inflation, if I'm not mistaken. At ito, ang nangyayari sa MUP, ayon dito kay Sir Bienvenido ay napakaraming mga ano, mga allowances at iba pang mga allocations ang napupunta sa mga MUP na nasa active service. Kaya nakakahalaga ang buong MUP ng about 335 billion sa bawat taon mula noong 2019 hanggang last year. Kaya ang laki-laki talaga na magugugol talaga na halaga. At ito'y napakahirap talaga. Pero mamaya aalamin natin kung ano ang nilalaman ng proposed and reformed na version ng MUP pension. At dito sa table ay makikita natin kung ano-ano, kung anong napupuntang halaga in billions of pesos. Ito, halimbawa na lamang ito. Marami ito. May mga kasama ng ano, yung basic pay, yung other compensations, benefits, at iba pa. At sadyang mahirap talaga na aruki na ito nga ang ano, ito nga ang nagugugol na halaga.
At ibig ko pong malaman ninyong lahat na itong MUP pension ay talagang ano, talagang marami ang inilalaan ng mga benepisyo sapagkat bukod sa pagkamaselan at pagkapeligroso ng hanap buhay ng ating mga MUP ay mas higit pa ang effort ng kanilang ini-expend upang may pagtanggol ang soberanya ng ating bansa at may taguyod ang peace and order. At ito, ang malungkot talaga ay mukhang ang ating mga sundalo ay mapipilitan na magano na mag-contribute sa MUP upang ano, upang sila ay magkaroon ng pension, if I am not mistaken. But please feel free to correct me if I'm wrong. At ito pa, mas malaki pa talaga ang pension ng AFP kaysa dun sa base pay ng mga active soldiers on duty. Talagang mahirap ito. Eh sapagkat ang mga active soldiers, mantakin natin, marami silang ginagawa. Marami rin silang inilalaan na gastos, lalo na kung ang isang sundalo ay pamilyado. At lalo na kung ang sundalo lamang ang naghahanap buhay. Kahit na ba sabihin pa na may mga sundalo na may asawa na naghahanap buhay ang parehong magkabiyak, ay talagang mahirap pa rin, lalo na kung marami silang gastos, lalo na sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. At ito'y mahirap talagang arukin, ngunit ito ang totoong nagaganap. At ito, mantakin natin, ang isang retiradong general, napakalaki ng pensyon. Oo. Pero kapag mas mababa ang rango, mas bumababa ang pensyon. Yan ang mahirap eh. At saka ang problema rin sa matagal ng panahon na nagaganap ay may mga deserving na maitaas ang rango, ngunit hindi sila mailuklok, hindi sila maipromote sapagkat umiiral pa rin kahit papano ang sinasabing palakasan system. At higit sa lahat, may ibang mga kasapi ng hukbo na hindi naman magaling, hindi naman sila distinguished, ngunit sa galing nilang sumipsip sa mga nasa itaas ng AFP, ay doon nagkakaroon ng alingasngas, nagkakaroon din ng suliranin. At ito pa, sa madaling salita, ayon sa forecast ng DBM at ng GSIS, ang kasalukuyang pension system ay nangangailangan na napakalaking halaga at ito'y magiging burden, baga, sa atin ng mga taxpayer. Pero wag nating ano, wag nating isipin na may mga mali ito higit pa sa tama. Kailangan din natin mamaya na talakayin kung ano ang kahalaga ng reforma sa MUP pension at nang malaman natin kung ano talaga ang nararapat, tama, wasto at viable na gawin. At ito, according to the Department of Finance, oo, ay ito ang mga suggested na reform. Una, dapat ang lahat ng MUP na aktibo ay mag-contribute sa GSIS upang madagdagan ang kanilang mga ano, ang kanilang savings at saka pension. Parang SSS din ito, ngunit, sa nangyayari ngayon sa MUP, habang ito'y hindi pa nire-reforma, ay nagkakaroon ng burden sa atin ng mga taxpayer. Kaya ang unang reforma na sinasuggest ng Department of Finance, mag-contribute ang mga MUP na active sa GSIS. At ikalawa, kinakailangan na alisin ang indexation ng pension sa salary ng mga aktibo. Oo.
sapagkat kapag retirado na ang isang MUP, hindi siya dapat na tinataga, lalo na pag binabawasan ng malaking tax. Kaya kinakailangan na isalang-alang ang ekonomiya. At bago ko makalimutan, excuse me, tatalakay natin, fast forward, kung ano ang nangyayari sa proposed na MUP reform at kung ano ang sentimiento ng mga tao at ng mga opisyal at syempre mga hakbang na ginagawa ng ating butihing Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito, pag-usapan din ng kaunti kung ano ang sinasabi ng mga opisyal kagaya ni Retired General Carlito Galvez. At ayon sa kanya, ay fino-forecast na 70% ng mga active personnel ay nakatakdang magretiro. Oo. At kaya na forecast niya iyon sapagkat kapag nagkataon na inimplement ngayon ang mga reform ay hindi sila gaano makakakuha ng malaking pensyon. Oo, sapagkat yung ano, yung pensyon ngayon, yung sistema kapag nag-optional retirement sila ay malaki-laki ang kanilang makukuha. At ang mga senador na nagtakda, nagpanukala ng reforma sa MUP pension ay sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Bong Revilla Jr. At ayon sa kanila, ang current pension system ay napakahirap na i-maintain. Oo, hindi financially viable dahil sa laki ng salapi na kinakailangang paglaanan at kukulin. At ito naman, sabi ng National Treasurer na si Honorable Rosaria or Rosalia de Leon na kapag ang reforma ay hindi isinasagawa, ay talaga mas lalaki pa ang gastos at sa palagay niya, kapag hindi na-implement ang reform, ay mas titindi pa ang pangungutang ng ating bansa upang matustusan lamang ang current na MUP pension. At ito'y ayon din sa kanya, such will redound to economic crises. Oh, at actually, ang pension system ay mas lalong nagkaroon ng problema noong 1997 during the Asia-wide financial crisis which hit so many businesses and rendered many people jobless. Kaya marami ang nagsara. Oo, marami ang nakapa, marami ang nahirapan. At ito, ayon sa mga unit ng Armed Forces of the Philippines, oo, at saka ng DILG, ay kinakailangan ang reforma ay mag-apply sa mga bagong pasok ng mga MUP. Ito'y upang hindi nila gaano maramdaman ang matinding dagok na daranasin kung sakaling sila ay napasok sa force doon pa man. At heto pa. Sa totoo lang, napansin din ng butihing senador na si Bato Eborta, Este Bato de la Rosa, na
makakaroon ng brain drain kung sakaling marami ang magre-retire. Oo. Kaya nag-optional retirement kasi sa aking sapantaha, sa aking napansin din ay tila kulang ang bayad sa kanila, mababa ang moral ng mga MUP, oo, lalo na sa liderato ng kanilang mga pinuno, at higit sa lahat, mas hinahangad nila na magkaroon ng mas magandang buhay pagdating lalo na sa pananalapi. At kinakailangan din na ano na ang MUP pension reform ay dapat na masusing pag-aralan lalo na at ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay labis na nag-aalala kung ano ang maaaring maging epekto nito sa ating mga current crop of MUPs. At ngayon, ating panoorin ng ilang mga clip nang sa gayon ay mag-shed light ito sa isyong tinatalakay natin sa kasalukuyan. Sana'y kung nakikinig man ng mga senador, sana ang reformang hinahangad nila ay hindi i-implement agad nang hindi pa nagkakaroon ng mga consultation with the different stakeholders. At isa sa mga senador ngayon na si Senator Chis Escudero ay may sinasabi tungkol sa pension system reform. Kung paano dapat ito nagawin ayon sa kanyang opinion at sa kanyang palagay. We had Senator Trillanes the other night here on the Chiefs. And alam mo, warning niya medyo pagka daw binago natin yung kanilang pension system now. Katulad ng pinaplano ni Secretary Jok, no? Eh, para daw naglalaro ng apoy. Ngayon, dadaanin daw sa Congress eh. So gusto ko tanungin sa'yo, how does the Congress... Kailangan naman talagang dumaan sa Kongreso. Yeah. Hindi pwedeng gawin niya na hindi dumadaan sa Kongreso because it entails budget. It entails an amendment of the existing law. Right. And Senator Trillanes would be an expert witness when it comes to those things. So I tend to believe that it might create some problems, yes. But there are several ways. To begin with, hindi sustainable yung current pension system natin for military and uniformed personnel. So you agree with Secretary Jok on that? No, it's definitely not sustainable. Lahat naman yun ang sinasabi. Dinudugo yung budget natin galing sa appropriations and every year, which takes away money that you can use for projects, for assistance, for whatever. And from day one, people have been trying to look for solutions to this. Yung worry ni Senator Trillanes, pwede naman i-address yun by doing it through a transition. Example, ang contribution ng ordinary government employee is about 9% of his or her salary. Right. Eh, di wag mong i-9% agad. Simula mo ng 1-2, in a span of 3 years, gawin mong, di ba, gawin mong 3-4%, okay, until after a certain period, you reach 9%. The attrition of the military is approximately 3-5% per annum. So you can only limit it to those entering the military, police or military uniform service, but you will take it will take you at 5% 20 years. Yeah. Kesa naman hindi mo simulan. The reform can be that too. Meaning, without changing the rules of the game for those who are already in the service, you're changing it for those who are about to enter the service. Pero sir, but Senator, before, hindi pwedeng baguhin yung nasa servisyo na. Hindi pwedeng galawin yun. Palaging pwede, pero dun papasok yung sinasabi ng Senator Trillanes. Because this is corrective legislation to edit. Meaning, it can be retroactively applied. Para sa akin, si Senator Chis Escudero kahit papano ay may punto. Tamang sinabi niya, gradual implementation. And of course, the proposed bills by Senators Estrada and Revilla ay dapat na dumaan sa Kongreso upang magkaroon ng amendments
and para mapag-aralan ng mabuti. However, he forgot to underscore si Senator Escudero ng importance of widespread consultation, especially with the MUPs themselves. Because the government has to know what is really happening, lalo na sa fiscal lives ng ating mga MUP. And kung ano talaga ang nararanasan ng ating mga MUP, lalo na sa pagbabudget ng kanilang pera, at kung commensurate nga ba ang salary sa kanilang rango, responsibilidad at kwalifikasyon, yun ang dapat na sinabi sana ni Senator Cheese Escudero. At ito naman pala ang punto de vista ni Senator Bato de la Rosa. Sir, yung reaction nyo lang dun sa mainit na issue ngayon sa MUP pension, ang sinasabi ng DOF, dahilan ito kaya babagsak, posible bumagsak yung fiscal economy natin dahil malaki yung nagagastos, pero sinasabi naman ng mga pensioner, like Senator Lacso, na unfair na isisig sa MUP pension yung pagbagsak ng Pilipinas lalo na sa money natin. Totoo yun. Kaya nga, yung proposal namin during the last Congress, no? Ang dapat apektado nito yung new entrant lang. So that was our proposal. Again, with Senator Rad, then Senator Lacson, yun ang aming proposal para hindi mapiktuhan yung retired na at saka yung kasalukuyang nasa serbisyo. Dahil nakaplano na yan eh. Tapos babaguhin mo, hindi mo pwedeng baguhin yan na para mo silang pinigyan ng candy tapos agawin mo ulit yung candy, eh magwawala talaga yung bata na inagawan mo ng candy. So ganoon yun, kailangan hindi sila maapektuhan. So new intent lang ang yung proposal. So kung sinasabi nila na talagang it will cause collapse of the Philippine economy, I don't know if it is an overstatement or an understatement of the probable things to happen. I'm not sure. I'm not an economist. I'm not good in finance. I'm just good in fighting. So sana yung ginawa naming pag-fight doon sa field noon ay bigyan rin ng kaukulang pag-alaga at pag-aruga ng ating gobyerno. Ganun ang sentimento ng mga retirees. I don't want to be divisive among other retirees with other retirees from the government sector. Pero siguro lahat naman tayo ay aminado na sa lahat ng mga retiree, yung nasa armed services ang talagang buhis buhay yung trabaho niyan. At nakapag-retire siya, so dapat lang na alagaan siya. Dahil after he used up the productive years of his life fighting the enemies of the state, ngayon na kuha na siya, matanda na siya, hindi natin alagaan. That's unfair. So, dapat talaga
ang mapiktuhan niyan kung i-reform man natin talaga yung pension and benefit system ng MUP retirees ay yung mga new entrants lang. Huwag na yung kasunod ko yung nasa servisyo. Dahil, kung talaga, very revolting yung kanilang magiging reaksyon dyan. Very revolting. Sir, isang isang big point out nila na unlike to sa mga pensioners ng SIS at SSS, kinakatasan sila, inuulugan sila. Pero yung ito sa MUP, wala na ito inuulog. Tapos may indexation pa na nangyayari, kaya malapit na yung no, kasalanan ba yan ng mga retirees? Bakit doon ay pupukol ang... that has been the system going on for over how many decades? Tapos ngayon, bandang dulo, ngayon sila na nakaupo sa gobyerno, sisisihin nila yung mga retiree? I don't think it's fair. I don't think it's fair. Kung alam namin noon, kung ganun palang gusto nila, di noon pa sana. Pinapakontribute kami. Ngayon, bandang dulo na, they were not part of that of that government na nagbigay ng panghahalaga. Nagbigay ng panghahalaga sa mga retirees. Hindi ba sila part noon? Tapos ngayon sila ay meron silang gal na sisihin yung retirees pa. Bakit hindi nagbigay ng contribution? Hindi naman siguro fair yan. Binabanggit kasi sir sa position paper na PMA class 71. Hindi naman daw yung mga MUP pensioner yung mga justices, yung mga constitution service, yung constitutional commission, hindi naman daw nagpuhulog ng contribution pero nakakakuha sila ng malaking pension. Totoo yun. Totoo yun. Kung magkalkalan naman lang tayo, kalkalin natin yung ibang retirees. Kalkalan tayo ng history. Tingnan natin. Pero, again, as I've said, hindi na tayo dapat aabot sa mga ganun. Ang amin lang, hinihingi ng mga retirees is we deserve that underdeserved pa nga kung tutuusin, kumpara mo sa ibang bansa, di ba? Underdeserved pa yan. Pero given the situation, we deserve that kind of pension and gratuities na tinatanggap. Walang kapalit ang buhay ng sundalo at buhay ng pulis na sinusugal araw-araw sa kanyang pagserbisyo. Walang kapalit yan na amount of money. Kahit na kadalasan ay wala sa hulog itong si Senator Bato de la Rosa, kahit papano, naipakita rin niya sa pamamagitan ng kanyang wika na mahalaga ang buhay ng mga MUP. Lalo na't sila ay nakaharap sa iba't ibang mga risk, lalo na mga mabibigat and those related to their duties and responsibilities as law enforcers and protectors of the sovereignty of the Philippines. At in-underscore din ni Senator De La Rosa na may pagka-unfair din ang pension system ng ibang mga sangay na pamahalaan o sa military. Kaya kinakailangan din na mabigyan ng thorough review at kinakailangan ding pag-isipan ng mabuti kung ano ang talagang kailangan ng ating mga reforma sa MUP pension. And it's very important so that hindi magdurusa ang ating mga military and uniform personnel sa bandang huli dahil sa kakulangan ng deliberate reflection and deliberation on the issue at hand. Gayong may mga balidong puntos sina Senator Escudero,
at Senator De La Rosa ay mayroon pa rin agam-agam na namumuo sa Department of Finance sapagkat iniisip nila, inaalala nila at talagang bumabagabag sa kanila ang fact na maaring maging unsustainable in the long run ang current setup ng military and uniformed personnel na pension. At ang inaalala ng Treasury na mas lumalabis ang paggasta sa pension kaysa sa troop training. And all I can say is that I agree with what the Treasury is saying sapagkat pension ng moral ng kagalingan ng mga sundalo ay hindi lamang sa pension kundi sa training because especially active military and uniformed personnel, they need to be upskilling themselves upang sila ay magkaroon din ng ano na pagkakataon na sila ay umangat at kinakailangan na sila rin ay ano, sila rin ay maging mahusay sa kanilang ginagawa. At pati ang National Treasure natin na si Miss Rosalia de Leon ay nagsasabi na kinakailangan upang mabawasan ng mga liability ng gobyerno ay kinakailangan na ireporma ang pension system ngayon. O, upang maiwasan din ang labis-labis na paggastos at nang magkaroon din ng proper earmarking ng mga pondo ng na para sa defense natin para siyempre hindi napupunta sa mga bagay na hindi naman mahalaga at kinakailangan din na isaalang-alang din na ano na ang pensyon ay hindi lamang tungkol sa pera kundi sa kinabukasan ng mga MUP. Siya nga pala at ipinakita ni National Treasurer Rosalia de Leon na kailaki ng ginasta ng pamahalaan last year para sa MUP habang mas maliit ang ginasta para sa maintenance and other operating expenses or at saka yung mga expenditure ng mga agency na may kinalaman sa national defense. Oo, yung kailangan talaga na deliberate talaga, kailangan well thought of ang mga reforma na i-implement nang sa gayon ay maiwasan ang unnecessary spending. At siyempre, higit sa lahat, maiwasan din ang korupsyon at iba pang mga alingasngas na umaapekto lalo na sa hanay ng militar at ng pulisya. At ang agam-agam din ng ating National Treasurer. Oo, at ng ating Finance Secretary at iba pang mga opisyal ay paano kung hindi maisakatuparan agad ang mga reforma. Kaya tama lang naman ang ginagawa nila na magkaroon ng open dialogue lalo na sa mga agencies at mga stakeholders dahil kinakailangan din malaman ng pulso ng mga military and uniform personnel. At inaalala pala ni Secretary Diokno na maaaring magkaroon ng ano ng nose maaaring mag nose dive ang ano ang pananalapi ng ating bansa kapag lumaki pa ang pensyon under the current system. Kaya tama lang naman na kinakailangan na may contribution
ng mga pensioners upang maging mas magaan para sa gobyerno ang pagsusustain sa pension. Kaya itong mahirap, mahirap talaga. Mahirap nga kung pataasin na nga ang sweldo ng mga MUP pero mababa naman ang pensyon. Kaya kailangan din talaga na magkaroon ng ano, magkaroon din ng kontribusyon ang mga pensioner, lalo na yung mga active, nang sa gayon ay matustos ang MUP if ever reforms would be underway. At ang maganda sa ating Pangulong Marcos ay inaalala niya ang moral ng mga MUP. Oo, kapag na-implement ang mga reforma. Oo. Ang maganda kay Pangulong Marcos ay ipagpapatuloy ang mga usapin tungkol dito sa MUP kaysa na mag-implement agad ng mga reforma, sapagkat consultation is one of the best measures for every proposal, especially financial related proposals na mag-take flight, na magsimula. At sa totoo lang, ang mga reforma na dapat isagawa ayon dito sa mga proposal ay mandatory contribution. Uulitin ko po, para sa kapakanan ng lahat, para sa kaalaman ng lahat. Pag raise ng pensionable age, and of course, pagtanggal ng automatic indexation of pension sa salary ng active personnel. And sa totoo lang, ang maganda sa ating Pangulong Marcos ay nakikinig siya sa iba't ibang mga stakeholder. Kaya eventually, kapag na implement ang mga reforma sa MUP pension system, sa aking palagay, kapag nag-contribute ang mga active personnel, sila ay magiging responsable sa pag-ensure ng kanilang financial future through pensions. Ikalawa, mababawasan ang burden ng government sa pag-ako sa pensyon, sa pag-sustain nito. At pangatlo, mas magkakaroon ng tamang paggasta, lalo na sa iba't ibang mga pangangailangan ng mga ahensya na involved sa peace and order and defense. Lalo na pagdating sa training, sa equipment, sa mga gusali, sa operating expenses, at iba pa. Kaya naniniwala ako na kapag pinag-isipang mabuti at sadyang ginawa ang collaborative discussion at saka deliberation, ay tiyak na may magandang mapupuntahan ang MUP pension reform. Again, this is Spokesjet. Nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa Spokesjet channel at sa panonood sa ating episode 81. Pagbati po sa inyong lahat, at ako'y nagpapasalamat lalo na sa aking butihing ama na si Tatay Jacinto Fernandez, na bagamat hindi ko siya kapilido, ay mag-ama kami sa puso at diwa. Maraming salamat po, Tatay Jack. I love you. Mwah! This is Spokesjet saying, walang ibang magmamahal sa ating bayan kundi tayo ring mga Pilipino. So, let's be good ambassadors of our country wherever we are and whatever we do. Agyaman na ket Diyos na ginaket ay ayatan kada kayo. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang misma, mabuhay ang mga Pilipino, at mabuhay ang mga Marcos. Kaya ako'y Marcos noon,
Marcos ngayon at Marcos magpasawalang hanggan. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At huwag po kayong manghinawa na ipaglaban ang katotohanan at ang wasto. Maraming salamat po. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sports Jet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng pag-usabayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Sports Jet Channel, puro at tapat at katotohanan lang para sa bayan ay makakabuti yan. Walang bias at maling gawain, walang buhaya, lahat makakakain. Sino ba ang tunay na merong puso? Siya dapat umupo, siya ang dapat mamuno. Lahat katotohanan dito, hindi man luloko, tapat sa Pilipino. Loyalista dapat yan para sa namumuno ang katotohanan. Bawal dito ang kamalian kung sinong bias ay tututukan. Marcos Social Media Alliance, yan ang totoo sa bayan. Nagmamahal sa Pilipinas, dala ang katotohanan. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sports Jet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Sports Jet Channel, sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sports Jet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Sports Jet Channel, walang kinatatakutan, basta balita para sa bayan. Di magpapahuli, di magpaparaya, at di maniniwala sa haka-haka. Sa mga haka-haka, subukan mo lang, ika'y mapapalaban. Walang atrasan sa balitaktakan, basta nasa tama para sa bayan. Dito hihinto, magbigay impormasyon para sa Pilipino. Walang sinisino, lahat ay totoo. Isisiwala at lahat ng totoo para sa bansa, kung ano katotohanan sa video niya. Sports Jet Channel, asahan mo, balita totoo. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sports Jet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Sports Jet Channel, sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sports Jet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Sports Jet Channel.